Ayan, hello mga ka-travel. So, ayan, basic, ano muna tayo? Basic maintenance lang tayo. Hindi naman kailangan pumunta ng ano? Hindi na kailangan pumunta ng mga shop o mga mekaniko para lang ma-check yung motor ninyo. Pwede niyong gawin sa bahay. So, para makasave din kayo ng pera, siyempre. At saka, huwag niyong antayin na may marinig kayo or maramdaman sa inyong mga motor bago niyong buksan. Ugaliin yung ano, i-check ang inyong mga motor every time na makatakbo siya ng medyo mahaba-haba para ma-check nyo kung ano, yun yung tinatawag na maintenance talaga, ano? So ayan, buksan natin. So number 8 wrench. So ayan, malinis pa rin. So yan ang sinasabi ko mga kapatid. Kahit yung mga basic maintenance lang, kaya natin gawin. Huwag na natin iasa sa mga mekaniko kasi pag once na pumunta ka sa mekaniko, pinaka minus na hinihingi nila para buksan lang ito, linisin, bugahan ng hangin ay 250 to 300 na po yan. Tsaka wag nyo nang ang advice ko sa mga lahat ng nakamotor, kahit hindi sa mga click user dyan, ugaliin na mag-check lagi para makita niyo kung may bingkong, naubusan ng grasa, may tunog. Yan, basic lang. Basic check lang. Check nyo lang kung maalog, kung wag. Yan lang naman mga kapatid. Yan oh. Yan ang ating titingnan kung ito. Yan makikita nyo kung may bingkong. Huwag nyo munang tanggalin. Ikutin nyo yung hulong. Makita nyo yan kung mayroon dyang bingkong. Yan. Tapos pag iniikot nyo yan, makikita nyo kung may problema yung bearing nya, may tunog o ano. Yan. Itong mga ito. Di ba? Basic lang, basic. Basic check up lang tayo. Hindi na kailangan buksan. Kung halimbawa ang nakita mong medyo ng
nangigitata na dyan, eh, di tanggalin mo na. Pero kung hindi pa naman, hayaan mo na lang muna. Silip-silipin nyo dito kung tumalsik yung mga grasa niya. Kung wala naman, go ahead. Wala pa namang bingkong. So yan, hindi ko alam kung tatanggalin ko to o hindi, pero sa tingin ko hindi na lang, kasi parang malinis pa naman. So yung iba kasi, pag medyo may naririnig na sila, nagda-dragging na, saka pa lang nila bubuksan or pupunta sa mekaniko. Once na umabot na siya sa pagda-dragging, ibig sabihin duming-dumi na yan. So possible may sira na, kasi syempre kumbaga kumalat na dito yung mga dumi dito. Usually kasi ito kasi ang nagkukos ng dumi ng dragging, itong ano dito, tawag nito, yung clutch lining. Once na dumikit yan dito, siyempre maano siya, magkukuskus siya, pupunta siya dito. Yun. Tapos pag pumunta siya dito, yan yung mga kus ng dumi, tapos magdadragging na siya. So pag na-maintain niyo yung paglilinis, kahit hindi niyo buksan ito lagi, yung grasa naman nito, yung grasa nito, hindi naman kailangan every month niyo palitan. Pero every 2 months pwede niyong buksan tapos palitan ng grasa, para bago lagi yung grasa niya, laging madulas. At saka hindi na kailangan ng ano, hindi kailangan ng napakaraming grasa para lang malagyan. Ako yung ginagamit ko, yung ganitong grasa lang, oh, high temperature na grasa, isang sachet. Hindi ko nga ubos eh, mayroon pang natira, oh. Kasi wala naman, hindi mo naman kailangan punuin talaga. Kunti lang ang ilalagay mo dyan. Tapos itong mga nut dito, itong nut dito guys, yung iba natatakot kasi magbukas, kasi sabi nila luluwag daw dito. Bumili lang ng kayo ng ganito. Ayan, oh. Trade lock. Ito hard to eh. Pwede kayong bumili ng medium. Ito yung ginamit ko, pero konting-konti lang yung nilagay ko para hindi siya madaling maano. Hindi siya madaling ma tawag nito, lumuwag. Kasi wala yang ano eh, wala siyang lock washer. Talagang washer lang siya na malapad, tapos yun na. So sa mga natatakot magbukas diyan, okay matakot, kasi motor nyo yan eh. Kailangan nyo lang talagang malaman kung paano o kung ano ang dapat gawin. Yung mga basic lang na maintenance, hindi na kailangan gumastos para ano. Ayan. So ang kailangan nyo lang naman ng mga rinse ay number 8, number 10, hindi nga nagagamit yung number 10. Ito, itong ganito, anong tawag nito? Y. Tapos ganito 39. Tapos ito, kung gusto yung buksan ito, yun lang. Tapos ito 19 at saka 22. Ito yung 22, dito yung 19. So kung makakabili kayo ng ano, ng impact rings, yun ang maganda. Hindi na kayo mahirapan, kasi ito mahirap talaga siya buksan. Pero kung mayroon kayong impact rings, mabilis lang. Hindi na kailangan ng ano, ito T-rens, ay Y pala, Y tools. Ito yung tinatawag nilang Y tools. Ito yung para hindi umikot ito. So ngayon meron akong sasabihin sa inyo na basic tips. Pinaka basic talaga. Kung bakit nababawasan yung dumi dito, nababawasan siya, hindi siya gaano kadumi. Hindi siya gaano pinapasok ng dumi. Dahil dito yan.
Yan, itong foam na to. Itong foam na to, ako lang may gawa nito. So, papakita ko sa inyo kung paano kung ginawa. Napakita ko na to sa aking previous vlog. So, napaka basic lang siya. Basic lang siya gagawin. Basic lang siya na ginawa ko. Pero, ang laking tulong sa inyong mga CVT. Ayan, pakita ko sa inyo kung paano ko yan ginawa. So, siyempre, bubuksan natin to. Medyo matigas. Kasi dapat nandito na siya. Sige, ilagay muna natin. Ito guys, konting kaalaman lang. Sa mga magagaling dyan, okay lang. Sa mga hindi pa nakakaalam, yung mga newbie, nakatulad ko na natuto lang sa ano, sa YT. YT lang naman ako eh. Sa YT lang ako nanonood. Tanggalin muna natin yung mga bolt. Yan. So, pwede kayong gumamit ng mahaba. Meron kasi akong mahaba. Meron din akong ganito. So, ito lang po gagawin natin. Ito, hindi ako nagmamagaling dito. May marami po tayong mga mekaniko dyan na magagaling. Sa kanila ko lang din naman nakuha itong mga idea na to. Ayan, sinishare ko lang din. Kasi malaking tulong talaga siya. Malaking tulong sa ano, iwas dragging, which is hindi naman siya ganong kamahal gagawin. Basic lang naman siya. So ayan, bubuksan nyo lang yan. Ito yun, dito mang ito yung fan, parang ito yung fan niya. Kaya may mga ganyan yan. Naghihigop yan ng hangin para papunta dito sa makina para hindi siya masyadong maano. Hindi siya masyadong uminit sa loob. So fan ang tawag itong mga ano na to. Parang hasang na to. Ang purpose nito ay humigop ng hangin. So saan manggagaling ang hangin? Dito. So ang ginawa ko, binuksan ko to. Nakita ko lang to sa isang sinusubaybayan ko din na moto vlogger, si ano, Moto Best Philippine. Yan. So bubuksan niyo lang siya. Yan. Tapos ito, nilagyan ko nito. O di ba? Laking tulong nito. Yan o. So sa mga ibang ano kasi, sa ibang mga motor. Ano na to? Meron na silang ganito. Sa ibang mga tawag nito, mga brand ng motor. Yung mga Inmax, siguro meron ng ganito. Yung Honda Click wala. So napanood ko doon. Tingin ko makakatulong naman siya. So why not? Gawin natin, gayahin natin. Ganyan lang oh. Pumili lang kayo ng foam sa palengke or kung meron kayong mga used na foam. Yan, gupitin nyo lang ng ganyan. Kung magaling kayo magupit, i-hole man nyo lang hanggang dito. Sa akin, hanggang dito lang yung ginawa ko. Yun, no? Isipin nyo yung alikabok na yan. Kung hindi niya yan naharang, punta na yan doon lahat sa loob. Yun lang. Tapos, linisin nyo lang. Buksan-buksan nyo din pag may time. Tingnan nyo, hindi masyado siyang madumi. Yun. Tapos, ayusin nyo lang yung paglagay kasi mayroon niyang ano dito. Rubber. So, yun. Balik nyo lang.
basic, di ba? Basic na basic lang. Pero napakalaking tulong sa inyong motor. Sa inyong CVT. Ayan. So maraming mga ano guys, maraming pag nung last time pumunta ako dun sa ano, sa isang shop. Nagtanong ako. Ang napagtanungan po, bata pa lang siya, talagang tingin ko pa paano kaya natuto ito. Parang doon lang siya natuto, tapos tinanong ko kung magkano ang bayad. Cleaning, CVT cleaning, 350. Meron naman nakita ko 250. CVT cleaning lang mga kapatid, which is napaka basic lang naman gawin kung talagang may interest kayo sa motor nyo, di ba? Huwag nyo nang ipagawa kung mga cleaning lang. Basta ang advice ko lang talaga, mga kaklik natin dyan, ugaliin nyo na lang every month. Kung wala naman kayong lakad masyado, edi every month tingnan ninyo. Kung lagi naman kayong nasa lakaran, lagi kayong long ride, yun. Kung gusto niyo every long ride niyo pag uwi niyo sa bahay, buksan niyo. Kasi hindi niyo alam kung merong lumuwag, kasi siyempre mga ano lang 'yan eh. Ayan. So okay na. Ito, kung gusto niyo check niyo din ito. Balik na muna natin to kasi parang wala naman. Plano ko sanang buksan. Pero mukhang malinis naman siya. So, okay lang. So, tandaan. Yung dalawang mahaba dito sa gitna. Mga kasama natin dyan. Mga ka-newbie na katulad ko. Sa gitna, dalawa. Mahaba. Numero 8 po yung ano, yung panglingpit. 8mm. Yan. Hala. Yun. Tapos, limang parang medium. Yan. Lima. Tapos, tatlong maiksi. Yun. Balik na natin. So ayan, lumipat tayo ng pwesto kasi ano, medyo umaambon. So ayun, limang medyo mahaba, tapos yung mga maiksi doon sa tatlo.
Ayan guys. So nalap na nanunong natin. Lagyan na natin yung mga nut. Double check lang natin yung mga nut higpitan. Huwag nyo lang masyadong higpitan kasi mga plastic, hindi kasi ito matigas masyado, hindi naman siya plastic pero baka masira, so alalay lang. Ayan, so tapos na. So mga kaklik natin dyan, sa mga kaklik natin dyan na wala pang ano, wala pang tools or wala pa masyadong kaalaman katulad ko, punta kayo dito, magtulungan tayo, turuan ko kayo kung paano buksan ang ating panggilid para hindi na kayo gumastos. Wala kayong babayaran, libre lang yan. Meron na tayong tools dito, tutulungan ko lang kayo kung paano buksan kasi ilang beses ko na rin siya nabuksan. Never pa akong nag-pamintinan sa mga ano, sa mga tawag nito, mga mekaniko, kasi gusto kong matuto kung paano siya gagawin, kung ano yung mga basic na gagawin, tapos iwas gastos din kayo. So yun lang ang masasabi ko. Huwag ninyong hayaan na may marinig kayo dyan na kakaiba sa inyong makina bago kayo magpa-maintenance. Buksan nyo lagi. Wala naman kayong ibang gagawin. Ito lang yung kailangan ninyo. Number 8 na rinse. Number 8 mm. Bilhin nyo lang yan. Magkano lang yan? 65 pesos lang yan. Oh. Lifetime nyo nang gagamitin yan. 65 pesos. So nakasave kayo ng ilang linisan dyan. Diba? Every palinis mo dyan, ano, 350. So, di ba? At saka, halimbawa nasa biyahean kayo, nag-troubleshoot kayo, alam mo kung anong gagawin mo, hindi yung tatawag ka paano kung walang mekaniko, di ba? So, yun lang. At sa ito, huwag niyong kalimutan, lagyan niyo ng foam para hindi madagdagan yung dumi. Madudumihan pa rin siya, pero yung galing lang sa loob, yun lang galing sa belt kasi rubber yun, siyempre yun, pero hindi naman masyadong natutunaw. Tapos yung clutch lining, talaga ang magbibigay ng dumi dyan sa loob kasi yun yung kumikis-kis doon sa wing bell. So ayun, sharing is caring. Bye bye. O nga pala, sa mga bago dyan, PM nyo lang ako kung gusto nyong tulungan ko kayo. Walang bayad yun. Punta lang kayo dito. Nasa ano ako? Nasa Greenland Subdivision ako. Kainta Rizal. Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye.